Welcome back sa ating channel. Isa sa mga solid subscribers natin ang nagtanong, bakit puro masa daw ang ginagamit ng mga Hapon sa kanilang live action heroes, kagaya ng Mask Rider, Super Sentai at iba pa. At susubukan natin sagutin yan sa video ito. Ang partnership ng Mazda at ng Japanese superheroes ay sobrang successful na pareho silang nakinabang sa collaboration. Sa Mazda, ang exposure nila sa mga popular shows ay nag-increase ng brand recognition at sales, habang nagpakita din sila ng mga latest models at technologies nila sa isang exciting at dynamic way. Sa mga producers ng mga superhero shows, ang pag-feature ng mga sasakyan ng Mazda ay nag-provide ng source of revenue at realism sa mga action scenes. Isa sa mga rason ng success ng partnership na ito ay ang mga shared values ng Mazda at ng superhero genre. Pareho silang kilala sa kanilang pagbibigay diin sa bilis, lakas at innovation. Ang mga sasakyan ng Mazda ay dinisenyo para mag-deliver ng isang thrilling driving experience. Katulad ng kung papaano ginagamit ng mga superhero ang mga powers nila para labanan ang kasamaan at protektahan ang mga inosente. Dagdag pa dito, patuloy na sinusubok ng Mazda at ang mga superhero sa mga boundaries ng kung ano ang posible. Maging ito man ay sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya o kahanga-hangang lakas at kakayahang tumakbo. Isa pang factor na nagko-contribute sa longevity ng partnership na ito ay ang cultural significance ng mga kotse sa Japanese society. Ang mga kotse ay hindi lang isang way ng transportation pero isa ring status symbol na kumakatawa naman sa kalayaan, independence at adulthood. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga sasakyan ng Mazda sa mga shows nila, ang mga producers sa mga superhero shows ng Japan ay makakatap sa mga cultural associations sa ito at makakagawa ng mga karakter na ini-embody ang mga values na ito. Isa pa, ang partnership ng Mazda at ng mga Japanese superheroes ay higit pa sa product placement. Ito ay naging isang tradisyon sa mga fans na excited na nag-aantay na makita ang mga latest models ng Mazda sa bawat new season ng mga favorite shows nila. Para sa maraming viewers, ang makakita ng isang sleek Mazda na humaharurot sa daanan ay isang integral part ng superhero experience, na nagpapaalala naman ng mga memories ng mga childhood heroes at iconic moments. Lastly, ang partnership ng Mazda at ng mga Japanese superheroes ay may impact din sa labas ng mundo ng entertainment. Ito ay nag-i-inspire sa daan-daang mga fans na subukin ang mga careers sa engineering, design at automotive technology, na motivated naman ng desire na gumawa ng mga sasakyan na makakamatch sa performance at style ng mga nakita nila sa mga paborito nilang mga palabas. Sa ganitong paraan, ang partnership ay nagko-contribute sa development ng new technologies at innovations sa automotive industry. In conclusion, ang partnership ng Mazda at ng mga Japanese superheroes ay isang perfect example kung paano mag-collaborate ang mga brands at mga entertainment properties para gumawa ng isang win-win situation. Sa paggamit ng mga shared values, cultural significance at tradisyon nila, pareho silang nagbe-benefit ng malaki sa collaboration na ito. At nagpapatuloy itong maging isang beloved aspect ng Japanese pop culture. Habang ang mga superhero shows ng Japan ay patuloy na kinakapture ang ating imahinasyon, malamang na mananatiling isang mahalagang parte ng kaakit-akit na universe na ito, ang Mazda. Sana'y nasagot ko ang tanong mo at hindi pa nagpadagdag ng mas marami pang tanong. Kung may tanong kayo kagaya nito, please don't hesitate to ask. Pakilagay naman dyan sa comment section at susubukan natin gawa ng content dyan. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa next video.